Welcome back to my channel. This is Niv TV again. So ngayon guys, mayroon akong itatry, i-repair isa siyang rice cooker. So bago tayo magsimula guys, isa muna ang maikling intro. Okay, so ang binabanggit ko na rice cooker ay ito. Ayan. Isa sang Hanabishi. Ang issue nito is medyo marumi na . Hindi natin nalilinisan. Ayan. So, ang issue daw nito ay hindi na gumagana, hindi nagpa-power on. So, yan ang kanyang kwan. So, testingin natin guys kung nagpa-power on ba siya talaga o hindi dito sa kanyang terminal. Kung wala siyang continuity. Lagyan natin sa continuity. Okay. Yan natin sa kanyang terminal. So, meron siyang resistance. Ayan, Okay. Try natin i-on, guys. Kailangan pala diinan natin dito. Ayan, para makakuha natin. Ayan guys, may resistance siya. Pero try natin gamitan ng cord niya kung titingnan natin kung bakit wala siyang Saan ba yung cord? Ito. So ito yung kanyang cord. Okay. So, wala na yung sa ground niya. Pinutol na. Ito na lang ang tira. So, saksak natin guys. Teka, gamitan natin guys ang test light para sigurado tayo. Kasi baka yung continuity niya nakita natin na baka short yun. Ito ang gamitin natin. Gamitan muna natin siya ng test light. So, maganda na yung sigurado tayo guys para sakali mang may short, hindi lalala yung kanyang sira. Ayan, nandun ang bumbilya. So, ayan guys. Saksak ko muna to. Just light natin. Okay. Ayan, may power na yung test light natin. Ngayon guys, sasaksak natin to. Pag umilaw to guys, ibig sabihin yan, short. May short. Or normally naman talaga umiilaw to guys. Pag kahit na good. Kasi yung kwan niya, ang ilaw naman niya, ibang klase. Hindi yung maliwanag na talagang pag may short niya, yun ang maliwanag. Pero kapag yung medyo parang dim lang yung kanyang ilaw, normal lang yun guys. Kasi syempre mataas yung wattage ng kwan. Ng mga tinetesting natin minsan nag-ano rin yan dito, nagmamanifest din yan dito sa bumbilya natin, pero hindi siya talagang bright na bright. Pag bright na bright, ibig sabihin may short talaga. Pero kapag yung medyo may dim light lang siya, ibig sabihin good yun, hindi short yun. So ito na guys, try na natin, on ko. So yan guys, hindi siya nag-ilaw. So check nga natin. Yeah. Yeah, naka-on na yan guys kanina, no? Pindutin natin ulit dito para maibaba natin. Ayan. So, hindi nga siya guys nagpa-power, no? Wala siyang indicator light. So, okay naman yung kwan.
test natin yung plug niya. Kung may 220 ba na tumatakbo rito. So gamitin natin ang tester. Lagyan natin siya sa AC. Yeah, highest range dito sa 750 band. Okay. So test muna natin yung cord. Pag okay yung cord, next natin check yung fuse niya sa loob. So buksan natin siya. Tanggalin muna natin dito, guys, para ma-check natin kung may 220 tayo makuha rito. Okay. So wala tayo nakukuha, guys. Ayan, oh. Maaaring may diferensya yung cord nito. Ayan. Wala, guys, oh. Di ba? So hanap muna ako, guys, ng cord. Babalikan ko na lang kaya. A few moments later. So, may nakita ako. Ayan, tatlo rin yung dito. Pero dito, talagang dalawa lang siya. Hindi kagaya kanina yung isa. Ito. Ito yung isa kanina. May ground pero tinanggal din nila. Ito wala. So, itong gamitin muna natin for the meantime. Wala, off muna natin. Saksak natin. Okay. Ayun. So, okay naman siya, guys. Ayan, oh. May ilaw naman siya. Normal to, guys, kapag ano, yes sa pula. Tapos pag kukuk na siya, lilipat ito. Hindi may ilaw yung kwan, ah. Cook indicator light, ah. Tingnan natin kung ano problema. Ayan. So, meaning check natin, guys, yung loob. Yan, i-check natin yan kasi sobrang liwanag ng ilaw. So, meaning parang may short dyan sa loob. So, i-check natin. Kuha natin. Punutin natin. Okay. At bubuksan natin. Para makita natin mamaya kung ano talaga. Meron na tayong nakitang isang defect kanina, yung cord. Ngayon naman, guys, titingnan natin kung bakit hindi umiilaw yung no baka. Yun, napakadumi na sa loob, guys. Titingnan niya. Pero bago pa naman yung kanya mga fan. Ayos pa naman. Okay. Ayan. Meron naman yung buo naman yung heating element niya. Meron naman. Ayan. Dito lang siguro yung pag-ainon. Hindi sumasahe dito sa contact. Try nga natin. Tulak natin muna doon. Ayan, guys. Kung nakita nyo, guys, ah. Parang may nakita akong space. Ayan, ah. Teka, pita ba? Ayan. Ayan. Kita nyo ba, guys? Ito. Parang nakaangat. Naka-on yan, ah. Pag in-on siyang ganyan, eto dapat may contact, ah. I-checkin natin. Adjustment lang kulang ito, guys. Adjust natin ito. Yan, naka-continuity pa rin tayo. Ayan, dapat nakaganyan yan. Okay. Okay.
So try ko muna tong iano natin to. Yan. To guys. Niluwagan ko lang muna to para maano natin to. Kalilinisan ko dito guys. Ito lang guys, liyahin natin. Ayan, para medyo luminis-linis ng konti. Ito rin guys, liliyain ko rin dito. Tanggalin muna natin. Ayan. Ayan guys, yung side na to. Okay. Ayan, balik na natin siya. Ito pala guys, may crack na pala ito. Ayan. Ito yung kapiraso niya. Kaya siguro nagkaroon ng loose contact dahil nagtakrak yung ceramic insulation. Kaya na-misalign yung ano, yung thermostat switch. Kala nito magtatak itong dalawa. Pagka nilagay sa cook. Kala magtatak yung dalawa ngayon. Linisan muna natin. Kala lang yan dito guys sa likod. Yan. Kala ng long nose. Ito i-ano lang natin ito. Yan, parang pinakalak niya. Kasi yung spring niya minsan guys pag pinakalawang na nahirapan siyang umano. Ayan guys oh. Tapos ito kailangan natin yung flat. Ito yung flat screw. Ayan. Ito guys, nakita niya to. Ayan, medyo tutulak lang natin ito. Ayan, pati dito sa kabila. Iano din natin ito. Ayan, para makadaan yung babaruktot lang natin ng konti ito. Ayan guys oh.
Yan, puro kalawang kung nakita niya. Kalawang na. Hindi na nakapaglaro ang spring yan. Hindi makapaglaro ang gusto. Yan. Liliyahin natin to guys. Pati yung spring niya. Ilinisin natin. Palpan. So ito. Yan. Ilinisin natin kalawang niya. Balikan ko na lang kayo guys. Lilinisin ko lang muna. 2,000 years later. Okay na. Medyo malinis na siya. O yan o. Natanggal na yung mga kalakalawang. Tsaka dito yung sa ibabaw nilinis ko rin. So sprayan na natin siguro to ng ano pang rust. Parang yan ang lock niya. Yan. Yan. Okay. Tapos yung sunod naman, ito yung tatlong paa. Yan yung tatlong paa na yan. Tapos ito, yung kanina inano natin guys, ito. Ilabas lang natin ulit ito para hindi mahulog yung ano. Ayan. Okay. Okay. So, ganda na. Ganda na yung kuha niya. Okay. Nakabit ko na. Ano? Malinis na siyang tignan. Okay. So, saksak natin na. Subukan natin. Tingnan natin kung gagana na yung ilaw niya rito. Kasi kanina hindi may ilaw eh. Tingnan natin. Saksak. Okay. Switch on. So, umilaw na guys yung kanyang keep warm. Okay, so wala naman tayo nakitang short. So, pwede natin erecta to. Bunutin natin. Ayan guys, ito. Ayan. Okay. Ayan. Ito yung normal guys na kung kapag maglalagay pala kayo ng sinaing nyo, iilaw ito. Tapos halimbawa meron kayong lulutuin ng sinaing. Ito na lang guys. Sample na lang natin to. Lagyan natin pinakakaldero niya. Tingnan natin kung pag nilagay natin dito sa cook kung iilaw na to. Ayun. So okay na guys. Good. So bali ang ginawa natin, ang ni-replace natin yung kanyang plug. Ito. Kasi sabi niya wala daw power. Ayan. Kuan. Tapos nag-ano tayo, nagtaka tayo bakit hindi umiilaw pag nilagay natin dito sa cook. So for a while naisip ko baka pundito lang. Tapos ang ginawa natin, nilinis ko yung loob niya. Yung pinakaano niya. Off muna natin. Nilinis ko. Ayan. Yung kanyang kuan bali, tawag dyan is temperature limiter sensor.
So yan ang nagli-limit ng kuan, kapag na-detect niya na muna na kumulo na at medyo patuyo na yung tubig ng sinaing, i-release niya tong kuan, tapos pupunta sa rito sa keep warm hanggang sa maluto na ng gusto. Yan guys, mainit na yan. Yan o. Mainit yan guys. Yan. So okay na yan. Bali, para makita nyo guys na uminit na, isa lang ko to. Yan, may tubig ng konti. Titingnan natin kung kukulo. Okay. Lagay ko sa cook. Ayan. So, nirekta na natin to guys ngayon. Kasi, na-test naman natin siya sa ating test light. Wala siyang short. So, good na siya. Alam muna natin guys kung kusa siya ng ano. Pero, hindi kasi sinaing ito eh. So, hindi natin masasabi kung siya lilipat sa dito sa kwan. Ayan na guys oh. Ilipat ko na rito, inalis ko na muna yung aking test light. Ito palilinisan na lang ito guys, itong paligid. Siya nga pala guys, testingin natin yung ano niya. Dapat to guys, pag inangat nyo to, kusa sa mag-off. Ayan, ganyan. Ayan. On. Dapat pag tinatanggal nyo to, mag-off siya. Kasi, meaning, parang nawawala sa cook, puta sa keep warm lang. Safety precaution din yan guys, kasi minsan, pag halimbawa, tinanggal nyo to at hindi siya lumipat dyan, medyo delikado guys kasi naka-hot pa yon. Ibig sabihin, maaari ka pang mapaso doon o may makahawak doon na kwan, mapapaso. So, kailangan dyan, pag inangat nyo to, on natin, pag inangat nyo to, lipat siya sa ganyan, parang pinaka-kwan niya, warm, standby mode niya. So, tuloy na natin guys. Tingnan natin guys sa pagkulo kung lilipat sa rito. Pag patuyo na, imagine nila natin may sinaing. Walang sinaing yan guys, konting tubig lang. So, yan. Yung kanina, yung kumukulo-kulo na tubig. Yan, pag malapit na siyang mag-dry, titingnan natin guys kung lilipat ito, kung mag-automatic. Ibig sabihin nun, wala na siya na-detect na basa pa na tubig na kanin. So, lilipat sa keep warm. Tapos hanggang sa mahin-in na yung sinaing. Pwede na nila itong linisin lang. Tapos pandagdag na ulit sa pwede nilang gamitin. So, yan guys. Medyo natutuyo-tuyo na yung tubig. Tingnan natin kung kung ano to. Kung lilipat siya. Kung mag-auto change siya. So, hindi ko naman nahalisin guys yung camera dyan para mabantayan natin kung ano siya. Mag-auto lipat siya dyan. Pag wala na siya na-detect na ito. Nabasa. Ayan. Ayan guys, nag-transfer na siya. So, ibig sabihin, working good na siya. Ayan, tamang-tama, wala na talaga. Wala na katubig-tubig. Ibig sabihin, keep warm na lang siya. Ayan, wala na tubig yan guys. Ayan. So, ayan guys. Sana nagustuhan niya natin ating kwan. Simpleng pag-troubleshoot ng rice cooker.
nilinis lang natin doon sa ano, sa ilalim, yung kanyang temperature limiter o thermostat tawag sa iba. Tapos yung in-adjust tayo doon sa kanyang kan thermostat switch. So okay na, nang sinubukan natin, umilaw na siya. Kaya gumana na. So yun lang guys, paki-like and share na lang. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa sunod ko pa mga video.